Hi guys! Welcome back to my channel. And ngayon lang uli ako nakapag-video after, oh my god, wait lang. 8 months? 9? 10? Di ko na alam. Diyos ko, yung anak ko mag-1-year-old na. And wait lang. As in, ngayon lang talaga ako uli nakapag-video. And sabi ko kasi, babalik ako once I'm ready. And ano ba yung last upload ko? Yeah, 8 months ago. Actually, meron akong mga naka-private na mga videos. Pero yon, parang ganun din. 7 months ago din yung naka-private, pero hindi ko na siya in-upload. Anyway, yung last video ko ay vlog 127. Anyway, yung last review ko naman, isko parang 9 months ago. Anyway, ngayon lang. Syempre, alam nyo medyo ano na rin ngayon. Tag dito. Wait lang, parang nasyoshock talaga ako mag-video. Sorry, baka maging mahaba itong intro na to dahil ngayon lang uli ako nakapag-film. Oh my god, I'm all over the place kasi hindi ko alam na kung paano mag-film. Parang pati tumingin lang sa camera, nahihiya ako. So, sa susunod na lang para ano, mag-update talaga ako yung life recently as a mom and ganyan. Siguro another vlog na lang kasi kung ikikwento ko lang dito ang haba. So anyway, for today's video, I'll be reviewing Ever Bilena Plus Good Skin Day Serum Infused Skin Tint. Ayan. Ay, nakakamiss talaga. May paganto-ganto. Ayan. And it retails for 325 pesos. Ayan, guys. In fairness ha, medyo ano siya, pricey for an Ever Bilena product. Good Skin Day in a Tube, the Ever Bilena Plus Good Skin Day Serum Infused Skin Tint is an easy to blend, sheer to medium coverage base that's packed with skincare benefits. Hyaluronic acid helps keep skin moisturized and hydrated, while baking oil aids in boosting skin's collagen and keeps it firm. Use it on good days and lazy days for perfect in-person skin. Ayan. Very, ano to, new to the public. My shade is vanilla. Sana tama. Kasi nung tinry ko yung oriental, parang medyo dark sa akin. So, hopefully, tama yung vanilla naman din sa akin. So, meron itong 30 grams. Ayan. Madami siya. Parang foundation yung dami niya. Diba? So, sorry. Masyadong maliwanag ata yung aking lighting. But, yan. So, nasa tube siya. And, once you open, good for 12 months. Paraben-free, vegan, cruelty-free. So, open natin. Ayan siya, guys. Ayan. Squeeze type of product. Dahan-dahan lang sa pag-squeeze kasi baka masobrahan. Ayan. Sana tama lang sa akin yung vanilla. So, ayan. Sobrang liwanag ata ng aking lighting. I will adjust. Ayan. So, okay na siguro yung ganyang lighting natin. Huwag naman super liwanag she. So, this is vanilla. Ayan. Medyo nagbabalat yung aking skin. So, it blends seamlessly sa aking skin tone. Ayun, halos hindi nyo na nakita yung vanilla na shade. I-zoom ko lang para makita nyo. So, aking skin. So, currently, this is my skin situation. Yan, makita nyo naman aking dark circles, redness dito. And then, ayan, visible pores and mga pimple marks. Anyway, we do not expect nga na full coverage to because, again, serum infused skin tint. And sinabi dito na sheer to medium coverage, kaya huwag kayong mag-expect na full coverage dito. Just putting it out there. Mamaya meron na namang ano na, ala, bakit hindi, ganito, ganito, ganyan, ganyan. So, ito din kasi ang preference ko lately. Ayoko ng full coverage. Gusto ko parang
skin ko pa rin ang nakikita with medyo smooth, seamless na skin. Parang gets niyo yun. So, maglalagay muna ako sa right side ng aking face. So, nag-squeeze na ako. Ayan. Makita niyo yung aking pores. As in, very visible siya habang biniblend ko ng ganyan. Ang maganda dito kasi meron siyang skin care benefits. Kasi serum infused, 'di ba? It will help kagaya niya ng mga visible pores ko na 'yan and other ano skin issues. Ang daming tulong ng hyaluronic acid. So, i-blend ko lang using a brush. So, for the shade vanilla, okay naman siya sa skin tone ko. Hindi naman sobrang puti. As you can see. And yeah, very ano lang talaga. Very sheer ang kanyang coverage. Hindi nga siya papunta sa medium. Guys, pinagpapawisan lang talaga ako ng malala. So, gusto ko din yung finish niya, hindi matte. So, oh my God, ang ganda. Wait lang. I like it kasi very glowy, dewy finish. So, if you have oily skin, then baka hindi para sa'yo to. But, actually, it will depend din eh. Kung magpa-powder ka dito. So, ayan. But, the shade vanilla is okay, ha? Kahit sa, hindi lang sa camera, maski sa personal. Hindi siya maputi sa akin. So, most of the time kasi oriental ang shade ko sa Everbelena. Kasi diba ganun naman yung mga shades nila with sa mga face products. Vanilla, oriental, natural. Diba ganun lang yung mga names ng kanilang mga shades. So, most of the time nga oriental ako. So, makikita nyo dito yung aking. Ito kasi deep pimple siya dati. So, ngayon, ang ano din ng mark niya, sobrang lala. But the rest, kanina yung redness dito, makita nyo naman na na-cover niya, na-cover up niya. And I like the dewy finish. I like it. And very konti lang nung nilagay ko. So, ayan, meron pa nga ako dito. And pwede pa natin siyang gamitin sa kabilang side. Pero, bitin na siya. So, mag-squeeze pa uli ako. So, dandan lang sa pag-squeeze para hindi sayang yung product. So, ganyan-ganyan lang. I-distribute mo lang muna yung product and then blend. So, ayan yung aking dark circles. Or dark under eye, ayan. And boom. Kahit pa paano, na-cover up niya. Again, sheer to medium coverage lang ang pinramis ng product na to. And yeah, very good yung coverage niya. Light coverage, kasi nga syempre, skin tint lang siya. And actually, parang favorite ko na nga siya dahil ito yung preference ko lately. And napaka-lightweight niya, parang wala akong nilagay sa skin ko, parang wala akong nilagay sa face ko. And that's super bongga. Pero nagpipick through pa rin yung mga deep marks, yung mga talagang super bongga. Kasi nga, syempre, hindi nga siya full coverage. Okay na okay siya sa akin as of now. Ayan. Medyo oily ako sa nose part kasi combination ng aking skin type. And, ayan. Tingnan natin later on. So, tatapusin ko na yung rest of my makeup and I'll be back. Anyway, natapos ko siyang ilagay ng, ayan, 7:13.
So, ayan guys, naglagay lang ako ng translucent powder, contour, and of course, yung aking lip combo na 2 shades of lipstick and then lip gloss. Anyway, ayun nga, hindi ako masyado nag... of course, yung blush on na Lustrous, ayan, BYS. Ayun, so mag-update ako sa susunod din ng aking Get Ready With Me. And then also tomorrow na I'll be trying out naman the Ever Belena Plus Wide Awake Caffeine Concealer. So ipaghihiwalay ko sila ng review. Kaya actually hindi na rin kasi ako pala concealer. Pag ako nag-makeup, kung ano na yung ginamit ko na base, yun na lahat. Kasi another update, nagsasalamin na ako. So ayoko din masyado naglalagay ng concealer dito. Kasi hindi rin naman nakikita kasi yung salamin ko ay ganyan. So, ayan. May grado na rin ang mata ko. Ay, nako. Ang dami ko update siguro sa isang Get Ready With Me video or kung ano man na vlog. So, ayan. Mag-update ako. So, I'll see you again later for an update dito sa ating review. Ay, nako. Salamin pa pala ako. So, guys, I'm back for an update. It's now 11:30 and wala akong lipstick kasi tawag dito. Mayroon yung feelsies kanina. So, sa national ID. So, pinatanggal. Anyway, back to an update. Wait lang. And back to our update. Ayan, nakita nyo naman, nag-oil up na dito sa nose area. Pero, after ilang hours din yun, diba? 8, 9, 10, 11. So, 4 hours. And, ayun, as you can see, pero okay pa rin siya. Overall, yeah. Overall, okay pa rin naman. Yun lang, nag-oil up lang. So, yan. Bilang blot ko lang and, yeah, still good pa naman for me. Ayan. Kasi pati sa kilay ko, nag-oil up. So, okay naman. Ayan. Nakapag-blot tayo and still good. Kasi makikita mo naman kung parang wala na yung skin tint. I'm back for my last and final update. It's already 5:02, ayan, PM. Ayan, as you can see, ayan, nag-oil up na naman siya. And usually, hindi ako nagre-retouch, hindi ako nagbablot, hinahayaan ko lang. So, ang napansin ko, parang bright pa rin yung face ko kasi sa totoo lang, ang dull ng skin ko or ng mukha ko kung wala akong makeup. Kaya, most of the time, or lagi talaga ako nagme-makeup. Ayan, pati yung kilay ko, naghuhulas na. Kikita nyo naman. So, talaga, oil up. This is normal. Siyempre, hindi naman siya isang, kahit naman sa full coverage foundation, mag-oil up pa rin ako. So, again, this is good skin day. As in, good skin day siya. So, totoo lang, parang wala akong nilagay na makeup. Alam nyo, mas feel ko pa yung weight nung nasa lips ko na lipstick. Kasi anong ginabi ko ngayon, lip mousse. So, medyo may weight siya kesa dun sa nilagay ko sa aking face. Sa mismong aking skin. And, ayun. And, ayun na. Ito na naman ako. Ayan, dito talaga sa gitna na area yung oily sa akin. Pero, alam mo, natutuwa ako kasi parang ang bright ng skin ko, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Pati yung, syempre, yung skin-like coverage niya. As in, I mean, sheer coverage, seamless, ang smooth ng dating ng aking skin kahit na hindi. Kahit na medyo may dry areas, may yung aking, tawag dito, yung aking mga pores ay halata. Pero using this, hindi masyado nakikita. Parang nagiging smooth finish yung aking face. So, paano natin malalaman kung talagang hanggang ngayon, nandyan pa rin yung Good Skin Day na Serum Infused Skin Tint. Ang gagawin natin ay tatanggalin natin yung makeup. So, dito muna sa right side. Pero, as you can see, medyo mas visible na yung aking eye bags. So, ayan nyo. Makita nyo naman sa my nose area. So, definitely dito, medyo kita na talaga yung nasa, yung redness.
So, ayan guys, makita nyo na, sa tinanggal ko, ayan makita nyo na meron talagang natanggal pa rin. So, ibig sabihin, meron pa rin siyang konting coverage. And makita nyo dito na, ayan, mas visible na yung skin ko. Teka, i-zoom ko kayo guys. Ayan, para mas makita nyo. Maliwanag ba ako? Oh, dahil sa ilaw lang. Ayan, kasi yung skin ko talaga hindi siya yung parang ganito na bright looking, na parang smooth and seamless, na ayan o, makita nyo naman. Compare nyo pa yung eyebags ko. So, definitely, nakatulong itong Good Skin Day skin tint. So, habang nagtatanggal ako ng makeup, dahil syempre, hapon na, kailangan hawakan ko pa si baby, so magdi-disinfect pa ako and everything, maliligo. Ayan, tagal na tayo ng makeup habang sinasabi ko yung aking thoughts dito. So, yun nga, sinabi ko naman na yung thoughts ko. Alam nyo, ang ganda niya. In fairness, kahit first time ko siya ginamit today. As in, first impression review ito. And nagustuhan ko siya kasi ito yung preference ko din lately. Hindi ko lang, actually hindi rin siya mask proof kasi may nakita akong transfer sa mask ko kanina kasi hanggang ngayon nagmamask pa din ako. Let's still wear mask lalo na kung meron kayong comorbidity sa bahay and also kung may babies, may matatanda, ayan. Kaya magmask pa rin tayo para wala tayong iuuwing virus, diba? Kaya ako din nagdi-disinfect talaga ako bago ako umawak sa baby ko. But anyway, yon, nawala na naman tayo. Yeah, maganda siya guys. And it's worth it. Lalo na kung ganyan ang preference nyo na hindi siya foundation eh. Base para sa inyong makeup. Hindi ko lang sure kung ilang shades to. Kasi ang na-try ko lang doon ay yung itong vanilla and oriental. And hindi naman ako pumuti, pero ayun, this time naging vanilla ako sa Everbilena. Mas madalas kasi talaga sabi ko oriental. So ayun, thank you for watching my video. Alam niyo, natuwa naman ako na nakapag-film uli ako and hopefully, ayan, na-miss ko kayo. So, ingat and I'll see you again on my next video. Bye!